ito, may kwento. Ah, may kwento ako, mga kaibigan, may kwento ako. Ayan. May share ako sa inyo, especially ang title nito ay pagpasok sa relasyon, no? Pagpasok sa relasyon. I-ano muna natin. Lalaroin muna natin yung kwento. So, bumayahay ako ng malayuan at ako ay nakaramdam ng gutom. Sabihin na natin sobrang gutom. Ayan. Habang nasa biyahe ako, sabi ko, pag meron ako nakita dito na makakainan, pupunta na ako dyan. Bibili na ako dyan. Hindi ko na inisip kung mahal o mura. Basta, meron lang laman yung tiyan ko na makakasurvive ako din sa gutom at bumalik uli sa wisyo, di ba? Pagka nagugutom ka, nawawala ka sa wisyo eh, kung ano-ano mga nadadampot mo, kahit sa pamimili. Pag ano, kuha ka lang ng kuha, hindi mo na binabasa, hindi mo na kine-check yung mga details o mga kung ano-ano, di ba? So, may nakita akong ano, beef siomai. Beef siomai, tapos meron pa akong kanin. Bili ka agad ako. Ano ako, ginawa ko, ate, anim na siomai, beef siomai, gano'n. Hanap ako ng pwesto, di yung medyo malilim. Ayan na. Pag unang kagat, mga dakila, unang kagat pa lang, hindi ko kagat nalasahan yung beef siomai. Hindi lang yun, hindi ako na-satisfied dun sa binili ko. Diba? Okay, gutom na gutom pa naman ako, kakain ako ng ganito, ganyan. Tapos, yung karne niya, yung siomai niya, pagka siomai niya, hindi masyado steam. Kumbaga, kulang pa siya sa steam. Parang na, sabi ko sa sarili ko, parang napasubo ako dito, gawa ng anin na siomai kagad yung binili ko. Ayun, teka lang. Ba, nag-commercial tayo kasi may pulis dito kanina. Siyempre, alam na naman, nice muna natin kasi may ingay tayo eh. So balik tayo, hindi ako nasatisfied sa binili ko. Ang nangyari pa, naubos ko yung kanin pero yung siomai hindi. Sabi ko, ano kaya gagawin ko dito sa siomai na to? Biyahe na lang uli ako. Tapos, ang makaka-relate dito uli niyan, no? Pagpasok sa relasyon, mga kaibigan, pagpasok sa relasyon, ha? Especially doon sa mga sinasabi nila na ay lagpas na ako sa kalendaryo eh. Ganyan eh, no? O kaya makikisabay sa uso na kung sino-sino na lang. Yan. Kasi ang iniisip nila, yung mga friends ko, yung mga kakilala ko, may anak na, may boyfriend na, may girlfriend na, may mga asawa na, ganun-ganun. Teka, commercial ulit. So yun nga, pinagtitinginan ako dito, di ba? Di ba, kumahalin tulad yung mga kaibigan. Parang kagaya nung sa siomai. Na minsan naiisip natin na nai-stress yung ibang tao, lalo na pagdating sa relasyon, na kung sino na lang, di ba? Magka-boyfriend lang, kung sino lang. Magka-girlfriend lang, sino lang. O, mas lalo na yung makapasok ka sa pag-aasawa o magka-meron ka ng anak, di ba? Parang yung kagaya kanina dun sa siomai. Sa sobrang gutom, hindi ko na naisip kung okay ba yung pagkain, kung quality ba yung pagkain o hindi. Parang kagaya din dun sa relasyon. Hindi mo na na-check yung mga details o info ng isang tao kung okay ba yung quality niya para sa'yo, yung mga things na meron siya na pwede sa'yo o magtutugma kayo. Kasi kadalasan yan, kagaya kanina, diba? Hindi ako nasatisfied. Like that, the situation of relationship, minsan may mga bagay na hindi kayo masasatisfied. Kahit na pumasok kayo sa relasyon na biglaan, halimbawa, nagkameron ka ng girlfriend, boyfriend, basta meron lang maipakilala, kasi sumusunod ka sa trending kasi may mga kaibigan yung may boyfriend, girlfriend na, lalo na yung may mga ano, biglang nagkakanak, no? Oh, ganun yun. Tapos, mangyayari, kagaya niyan, yung kinain ko, meron pantera, hindi ko alam kung anong gagawin ko dun.
Parang yung pumasok ka sa relasyon na merong anak na, di ba? I mean, nagka-meron kayo ng anak. Anong gagawin nyo? Tapos hindi kayo nag-click. Kayo mag-partner, hindi kayo nag-click. Papano na yung bata? Halintulad na lang natin dun sa yung bata ay yung siomai na kinain ko, yung may tira. So, anong gagawin dun? O, di ba? Kaya kaibigan, kung sakaling ikaw ay papasok sa relasyon, check mo muna. Hindi mo kailangan magmadali. Madalas nagkakamali ang nagmamadali, kaibigan. Kaya kung sakali may nililigawan ka o may nililigaw sa'yo, ano mo muna? Filter mo muna kung compatible ba o hindi. Kasi kung madalian lang, di ba? Kaya ngayon, ito po. Ito po yung tira kong siomai kanina. So naisip ko, syempre marami nagugutom sa paligid-ligid. At bukod doon, sayang din naman, binilir ko nito. Diba? Pwede pa ba to? Sayang talaga. Ito pa, may mga kanin-kanin pa nga. Ay, wala na akong ano. Wala na akong stick. Oh, pagdating dito sa sayang na kinain, ay, napiyok pa ako. Pagdating sa sayang, kagaya ng ano yan eh. Kagaya ng ninyong dalawa, bigla kayong pumasok sa relasyon tapos nagkameron kayo ng anak. Diba, sayang. Sayang yung pinagsamahan nyo, sayang lahat ng mga kaganapan nyo sa buhay. Tsaka ito, sayang din kung itatapo ko. Parang yung bata, sayang kung wala silang lalaking ama at ina. Ama o ina, kung sino man yung hindi nagkasundo sa dalawa. Ito ka kayo, sayang talaga. Marami nagugutom yung mga kayo. At ako sa inyo, ayun o. Tigas po, puta. Diba? Kaya ikaw, dapat lang sa wisyo ka. Kung anong pipiliin mo. Alam sa pagkain lang, diba? Kung anong pipiliin gusto mo talaga, huwag mo. Kaya pagka wala ka sa wisyo, hindi ka nakakapag-isip ng tama. Kaya kanina, ngayon, pauwi na ako. May baon ako, bumili ako sa may kanto. Tinikman ko muna. Diba? Ibig sabihin ng pagtikim, hindi ibig sabihin ng parang titignan nyo yung karelasyon nyo ha. Ibig sabihin doon, salain nyo muna, ano yun nyo muna, test nyo muna. Ganun. O yun, nakain ko na yung tira ko kanina. Pero yung tira ko kanina, isa na lang, hindi ko pa naubos. Kaya yun, ang kwento natin ngayon, ibigan, huwag kang magmamadali talaga. Lalo na sa relasyon. Huwag kang makisabay sa uso. Di porke mga kaibigan mo meron ng boyfriend, girlfriend. O kaya, mga kabats mo may anak na, ikaw wala pa. Lalo na yung mga lagpas na sa kalendaryo. Pasintabi ko. Darating din yung time. Makakatagpo ka rin ng para sa'yo, di ba? Alright, keep safe, ride safe, see you soon. Thank you for watching. At ako ay gagrahi na. And shoutout pala kay ano, Yet po uno vlogs. Tsaka kay ano, Solidad Family dun sa